Yo yo yo, what's up, what's up, what's up? Batang Mindanao 29 Vlog TV, ang iyong kaibigan na hindi mangiiwan sa inyo. Today's video, mga kabatang Mindanao, pakinggan natin itong si Kuyang Stephen Lonas na Catman, itong si Champ Janel Casimero, kasi naglabas siya ng hinanaing at sama ng loob dito sa isa sa mga tambalolo, mga kabatang Mindanao. At kung sino siya, ating kilalanin, mga idol, mamaya lang sa videong ito. At syempre, bago ang lahat, please paki-subscribe naman sa YouTube channel ng ating kaibigan. Gaya ng sinasabi ko, kung ako po ay nangangarap dito sa YouTube, mas lalo na ang tao yan. Kaya ano pang ginagawa mo? Pindot na! Ngayon lang ako magsasalita. This will be my first and last tungkol doon sa tao na ito na umalis sa amin. Okay? This will be my first and last. Hopefully, he's listening right now. Alam mo bro, may respeto, malaking respeto ko sa'yo. Matagal na. Pero ako na nahimik. At alam ko sa akin ka nagpaalam bago ka umalis sa grupo. Kinausap mo ako, nag-usap tayo. Dalawang rason lang ang sinabi mo sa akin kaya ka aalis sa grupo. Unang-una, number one, sabi mo, pag ibang content mo, pag nag-ALS ka, wala kang views, sabi mo sa akin. 3 to 4 lang ang nanonood sa'yo. Pero pag ganito ang content mo, may halong toxicity, maraming views. Di ba? Sinabi mo sa akin yan. Okay? Sabi mo pa nga sa akin, Papi, Stephen, wala akong trabaho. Yung kinakasama ko, wala rin trabaho. I have to earn a living. Naintindihan ko yun. You know? Pero ang anong sinabi ko sa'yo, Bro, hindi kita, Papi, hindi kita makakontrol dyan dahil buhay mo yan, LS mo yan. Pero binigyan kita ng warning. Meron at meron maraming magre-react sa'yo dyan sa gagawin mo. Okay? So, sabi mo sa akin, pag nang huli maintindihan din nila ako. Yun ang unang sinabi mo sa akin rason. Okay? I swear bro. Walang bullshitan dito ha. Walang kasinungalingan. Itong totoo. Pangalawang rason, sinabi mo sa akin, papasukin mo yung TTFY leadership nila, kukuha ka ng intel sa loob para pag-away-awayin mo sila. Ginawa mo raw ito, sabi mo sa akin, nung time na kakampi pa nila itong sila Dunaire. Nilapitan mo sila mga Dunaire para makuha natin ang loob ng mga Dunaire, which is nag-success ka, sabi mo sa akin yun, isa ka sa tumulong para umalis yung mga Dunaire sa mga yon. Okay? Yun yung dalawang rason na sinabi mo sa akin. Walang bullshitan niya, kahit umakad ka pa next week, akating kita sa LS mo eh. You know? Hindi ako nanahimik ako bro. Okay? Alam nila 4 alas yan na magkakilala tayo, magkaibigan tayo, nirespeto kita. Alam nila nakipag-usap ka sa akin on, of course. Okay? Ngayon, yun yung dalawang rason mo sa akin. Views at saka pasukin yung TTFY para pag-away-awayin sila. Lalo na yung leadership nila. Nagito pa sa akin si David at saka si Pogi. Gusto mong pag-awayin. Okay, ngayon. Ang sabi ko sa iyo, maraming magre-react sa inyo yan, Papi. I'm sure maraming magagalit sa inyo sa gagawin mo yan. Pero sino ba ako? LS mo yan. Buhay mo yan. Sabi mo nga sa akin, you have to earn a living. Wala kang trabaho. Sino ba naman ako para kontrolin ka? So, yun ang sabi mo sa akin. Well, sa nakikita ko ngayon, nagkatotoo yung unang rason mo. Views. Ang dami mong views. Congratulations. Okay? Pero hanggang inilantay ko pa, kailan ba mag-aaway-aaway mga TTFY? Kailan ba, Papi? Sagutin mo nga ako. Okay? Eh, parang sumama ka na sa kanila eh. Di ba? Well, you know, ginawa mo tong decision na yon, wala na akong magagawa. It's your life, bro. You know? Tapos panaitira mo sa golem. Hindi ko na matiis. Gusto ko na kang magsalita eh. Pero pinipigilan nila kung makasama ko sa golem. Kasi ano ba makakuha ko? You know, tataas ang views mo. We're just, you guys, just, ayaw namin, parang dinadrag mo kami sa mud eh. Sa kaputikan eh. Sa style mo. Ganyan eh. Wala kami ginawang masama sa'yo bro. In fact, kami tubong sa'yo. Hindi naman namin pinilit eh. Pwede ka naman mag-desisyon noon na ayaw mong i-demanda yung mga yan. Pwede mo sabihin sa amin noon eh. Pero umabot eh sa punto na tumulong kami. Nag-raise kami ng funds para doon. Ngayon, sinasabi mo na pinilit ka namin para i-demanda sila. You know?
hindi ka namin pinilit, bro. Nag-suggest lang kami sa iyo pero pumayag ka at that time, tapos last minute nag-back out ka, nag-change mind ka. You know? For some reason I don't know. Sabi mo financial, mahal daw. Abutin ng ganito ganyan. Pero ang alam ko binigyan ka ng discount ng attorney noon eh. You know? At saka sabi naman namin sa iyo kung ano mo yung every time na mag-aapil ng attorney, magkamagamagamin, promise kami sa iyo ng tulong. For some reason ikaw nag-back out eh. You know? Nag-provide kami ng support sa iyo. You know, hindi lang financial. Nung binabanatan ka nung at binababoy kayo nung dalawa ni ng ka-partner mo sa kabila, sa amin ka tumatakbo, parang cry shoulder kami nung time na yun para ibigay namin ng advice sa iyo. You know, lalo ako minsan nag-uusap tayo privately. Pero kaya well, hindi ko alam ang pinaka para well, sinabi mo na sa akin yung dalawang dahilan. Ngayon, nag-react ngayon yung mga tao sa ginawa mo. Nagtanong nung umpisa to, nung live yata ni Balachong na nag-LS siya. Marami nagtanong sa'yo, sila Pulverizer, sila Balachong, kung ano na nangyayari sa'yo. Pero sobrang reaction mo eh. Pero at that time na binababoy kayo nung sa kabila, hindi ka masyado nag-react nun eh. Pero yung nagtatanong lang naman sila Pulverizer, what's happening to you? Ang explanation mo sa akin noon, sabi ko nga sa'yo, marami magagalit sa'yo, marami magtatanong sa'yo tungkol dito, sa gagawin mo na yan. Sabi mo sa akin, well, I can take it. At bandang huli, maintindihan din nila ako yung nasabi mo sa akin. Pero hindi ko dapat, kung dapat expected mo na magtatanong sila sa'yo eh, na maggalit sila sa'yo eh. Pero iba yung reaction mo. Ang reaction mo, yung bang mas grabe pa dun sa reaction na para bang, yun, pero nung time na binababoy kayong dalawa ng kapartner mo, halos hindi ka naman masyado nag-react. Pero itong mga tao, nagtatanong lang naman. Sobrang reaction mo, bro. Yun lang naman eh. Like I said, I respect you noon, bro. You know? Laki ng respect ko sa'yo. Kaya never kang nakarinig sa akin mula nung nag-umakit ka, nakakaaway mo madalas yung mga ibang vlogger tsaka SQML eh. Pero I keep myself quiet. You know? Kasi nandun pa yung respect ko sa'yo. Pero inaraw-araw mo na yung grupo namin. Although hindi mo nga minimension yung pangalan ko, pero kasama ko sa grupo. I'm one of the leaders. Eh. Alam mo na yun. Kasama na ako doon. In-invite mo ko sa taas ng LS mo na tungkol ipaliwanag itong ganito, ipaliwanag itong ganyan. For what, bro? You know? Pinasok mo yan, eh. Hindi mo pwedeng every time i-cover up kita. Nag-decision ka ng ganun, di ba? Decision mo yan, eh. Hindi ka namin pinapaalis nun, eh. Di ba? Kasi anong motto natin, di ba? We move as one. Mag-decision tayo, lahat tayo kasama. Hindi pwedeng isa lang. Yan nga ang golem eh. Kaya nga nasa likod lang tayo. We work behind the scene. Ayaw natin ng ano, hindi natin ang goal na makilala tayo o yung tawag nito, yung lahat ng ginagawa natin kailangan makita ng tao. Hindi, sa likod nga tayo nagtatrabaho eh. Alas wala nga nakakaalam yan eh. You know, pero yun, in-expose mo na rin. So, it is what it is. Wala nga ganun. So, good luck na lang sa'yo, bro. Ito yung huling mensahe ko sa'yo. Good luck na lang sa'yo dahil pinasok mo yan. Well, good luck na rin sa kabilang grupo. Ngayon, alam niyo na yung paka niya talaga kaya pinasok kayo. Then, enjoy nyo lang yung companionship ninyo. Yun lang po ang last message ko sa tao na yan. Please subscribe Batang Mindanao 29 Vlog. Si Cuatro Alas ang at pinailahali mo na hindi umaatras. Pag ika'y tinamaan, ika'y mapupunuhan. Lakas ng suntok niya galing sa kalawakan.